welcome sa D-Max TV. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. And yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nanyayan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel. So, this morning po, ipapakita namin sa inyo ang aming sarili na namang version ng pagluluto sa isang matipid na pork adobo. So guys, samahan niyo po kami. Ito na po yung aking mga na-prepare na mga ingredients sa ating pagluluto ng pork adobo. Ito po, papakita namin sa inyo. So meron po tayong 1 kilo na pork. Ayan. Then, meron po akong bawang, sibuyas, and ginesa mix. Merong pamintang durog at pamintang dahon. Then meron po tayong cooking oil, soy sauce, patis, and yung sugar para pang ano natin, timpla, pang balance ng lasa sa alat niya. So papainit tayo ng kawali, then igigisa natin yung ating pork. Ayan po, mainit na yung ating kawali. Mabilis lang po yan uminit. Lagay po tayo ng cooking oil. Ayan. Then pagka mainit na po yung cooking oil natin, mag-start na po tayo mag-isa. Unahin po natin yung sibuyas. Ito kasi guys, isang paraan ng pagluluto ng, sa adobo para maging mas malasa at nanunot yung lasa ng ating mga ingredients. So, unahin natin po yung ating sibuyas. Ayan, mainit na yung ating mastika kung mapapansin nyo. Ayan. Nagre-response na siya dun sa ating sibuyas. So, hindi, sunod natin yung bawang. Ito guys, pagka ganito, madali lang itong ano, recipe, isang recipe na madaling gawin at saka matipid po. So, kailangan natin magtipid kasi sa panahon ngayon, pandemic, wala tayong masyadong income. So, simplihan lang natin yung pagluluto ng adobo. So, ayan guys, pagka mapansin nyo na medyo lutoy na yung sibuyas and yung bawang, medyo nagbabrown na. So, ganyan guys, oh. Medyo nagpa-brown na yung ating bawang. So, ilalagay na natin yung ating pork. Ito yung 1 kilo pork natin. Ilalagay na natin dyan. And halo-haloin lang natin para magsama-sama dun sa ating pork yung lasa ng ating sibuyas at bawang. So, tutok lang kayo guys hanggang sa hihain natin to kasi mamaya titikman natin kung gaano pa ito kasarap. Ayan din yung mga mahilig po mag-shopping dyan. Mahilig mag-scroll-scroll sa Shopee. Meron po kaming Shopee store. Visit nyo lang po. Ilalagay ko yung link mamaya sa baba ng aking video. So, Maxi Style po, nandun po yung aming mga products and continue pa rin po yung pag-upload namin ng mga products kasi nagsisimula pa lang po yung aming Shopee store. So, pukunti pa lang po yung products na nandun pero pwede na po kayong umorder. So, ilalagay ko na po yung aking pamintang durog. Ayan po. And lalagyan natin siya ng konting patis para pampawala ng lansa ng ating pork. Hinahaluin natin siya ulit para ma-distribute lahat ng ano, pampalasa ng sa ating karne. So itong part na to guys, isa sa masarap na part ng ating pork kasi ano to eh, yung pata sa unahan. Yan. Mas paborito ko to guys, gawing adobo kasi napakasarap nito. Ano lang, konti lang yung ano niya, yung taba.
Ang pagkaganyan guys, lalagay natin yung ating sa pangpampalasa na ginisa mix. So nasa inyo na guys kung uubusin nyo o hindi, depende sa dami ng niluluto nyo. So sa akin, uubusin ko na to kasi 1 kilo naman tong pork na niluluto natin. So para mas maging malasit siya, ubusin natin. Then haluin natin ulit. So yung paghalo natin guys, mahalaga yun kasi bawat lagay natin ng ating ingredients, haluin natin para mas maging malasa at ano, kumbaga nabidistribute lahat ng mga ng ingredients dun sa lahat ng ating ano, pork. And guys, kung nandito kayo, maamoy nyo. Mabango na yung ating niluluto. So ayan guys, medyo na ano na ng ating ano, pork yung mga pampalasa. Na-absorb niya na. So pagka ganyan guys, lalagyan natin ng tubig para lumambot yung ating pork. Ayan, papalambutin na natin siya guys. Lagyan natin siya ng tubig. Then pag nilagyan natin guys ng tubig, aantayin natin na mag-reduce yung tubig niya. Then pag nangyari yon, saka tayo maglalagay ng toyo. Focus lang natin nito guys para malambot na malambot yung ating adobo. So ayan guys, babalikan namin kayo. Aantayin lang natin yung kumulo and mag-reduce yung sabaw niya para makapaglagay tayo ng toyo. Tamang-tama guys, pagka nag-reduce na yung sabaw niya, malambot na yung ating pork. So, balikan namin kayo guys, siguro mga after 45 minutes to 1 hour. And guys, after 45 minutes, balikan natin yung ating niluluto kung okay na ba siya. So, after 45 minutes, ito na po yung itsura ng ating niluluto guys. Kung mapapansin nyo, nag-reduce na yung sabaw niya and mukhang malambot na yung ating pork. Try natin. Uy! And guys, napakalambot na ng ating pork. Ayan, at napakabango. So, then guys, pagka ganyan, lalagay ko na yung ating pampabango. Yung dahon ng laurel. Ayan guys. Tapos, lalagyan na natin siya ng toyo. Para at least ma-lunot pa rin sa ating meat yung pampalasa natin. So yan guys, nilagyan ko siya ng toyo and mimix-mix muna natin siya para ma-absorb ng meat yung ating toyo at magmumukha na siyang adobo. Yan. So guys, ito hindi ko na lalagyan ng ano, hindi ko na siya lalagyan ng suka kasi bawal sa amin yung suka. So kayo guys, nasa inyo yun kung ano yung version nyo ng pagluluto. Pero pag na-try nyo to guys, isa to sa masarap na version ng ating ano, adobo. Siguro pagka ganyan guys, hantayin natin siya for another 5 minutes para manuot dun sa ating karne yung toyo. Then after that, babalikan namin kayo. Pero lalagyan muna natin siya ng konting sugar para pang neutralize dun sa lasa ng ating adobo. Yan. Ma-neutralize na guys yung alat ng ating adobo. Tsaka magbibigay siya ng extra lapot. Ayan guys, kung mapapansin nyo, medyo malapot na yung sabaw niya kasi nag-reduce na nga yung nilagay natin na tubig kanina pagpapakulo. Ayan, so napakasarap ni guys. Maya-maya, tikiman time na. And napakalambot na ng ating pork. So ayan, balikan namin kayo guys another 5 minutes. Then suserve na natin to. Titikman natin. Guys, after 5 minutes, ito na yung ating ano, adobo. So napakalambot na. At saka nanot na sa ating karne yung sarap ng ating mga pampalasa. So
papatayin na natin yung apoy, guys, kasi okay na to, and lalagay na natin sa ating serving bowl. Tiki mo na! Oh my God! So guys, ito na, inilipat na natin. Lalagay na natin dito sa ating serving bowl and titikman natin kung masarap. And guys, nagagawa na naman tayo ng isang tipid at sarili nating version na recipe ng ating adobo. So napakasarap nito, guys, napakalambot ng karne. At saka yung maganda dito, guys, kasi pagka ganitong part ng pork yung i-adobo natin is kahit yung taba, napakasarap niya. And guys, ang ganda ng itsura na, guys, yan. Napakasarap. Yan, ito na, guys. Medyo excited na ako. Kasi tikiman time na naman tayo. Yan. Guys, ito na nga. Titikman na natin yung ating adobo. Yung talagang masarap siya. And guys, napakalambot ng kanyang karne. So, titikman natin kung masarap. Sarap. Sige. Mainit, guys. Mainit. Hindi ako magsalita. So, ang sarap niya, guys. Napakalambot ng karne. So, maraming salamat dahil sinamahan niyo ulit kami sa aming munting video na ginawa. So again po, inanyayahan ko po kayo na mag-share, like, and subscribe sa aming channel, and pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload namin. So guys, sa muli po, yung mga mahilig mag-shopping dyan sa Shopee, so meron po kaming Shopee store. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba para mag-visit po yung store ng aming Shopee. So maraming salamat, guys, and sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aming YouTube channel, which is DMAX TV. So thank you very much, guys. Hanggang sa muli po. God bless sa ating lahat.